started to praise the Lord. Yahweh. Oh-oh. Yahweh. Thank you.
Isang mapagpalang araw na Linggo po sa inyong lahat, mga kapatid, at kayo'y nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy po kayong nakikisabay sa ating online worship service. At ngayong umaga, isa pong magandang topic naman ang ating pag-usapan. Ito po ay napapanahon na topic at marami po tayong matututunan sa ating pag-aaralan tungkol po sa salita ng ating Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, hayaan po natin na anyayahan natin ang banal na Espiritu upang tayo samahan at maintindihan natin ng lubos ang mensahe sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, O God, na patuloy niyo kong binibigyan ng pagkakataon na makapakinig ng mga mabuting balita. Dahil sa panahon namin ngayon, Lord, maraming fake news ang lumalabas. At alam po namin, O Lord, ang salita mo ang siyang patuloy na magbibigay ng lakas at karunungan sa bawat isa sa amin kung paano kami haharap tatayo sa mga suliranin na aming kinakaharap sa araw-araw. At sa umagang ito, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin. Let your word penetrate deeply in our hearts, O God. At kayo din po, Panginoon, patuloy namin maranasan ang iyong dakilang presensya. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. If you were able to watch our online service last week, we discussed i-share ko po sa inyo ang paghahandog na ginawa ni Abraham sa kanyang pinakamamahal at nag-iisang anak na si Isaac. At alam ko po na marami po tayong natutunan sa pagsunod na ginawa at sa pag-aalay na ginawa ni Abraham. Amen po ba? At ngayong araw na ito, sa totoo lang po, marami po tayong gustong gawin sa ating mga buhay na sa kabila ng mga nangyayaring ito, na minsan gusto natin sa pagising natin sa umaga na, Lord, sana tapos na ang lahat, bumalik na sa normal. Iba naman, gusto nila magising sila na sobrang payapa ang kanilang buhay at walang alalahanin. Type niyo po ba yan? Okay, mag-amen lang po kayo. Alam ko po lahat tayo, gusto natin na magkaroon ng ganyang mapayapa at worry-free life. Kaya lang, paano po tayo magkakaroon ng ganong klaseng buhay, lalo sa panahon ng pandemic o sa panahon ng krisis na ito? So ngayong umaga po, ang ganda po ng ating pag-uusapan. Ito po ay, don't worry, God knows best. Amen. So kung nakahanda na po kayo, sige po, tayo po ay pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Okay, sa pagsunod po natin sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Abraham last week, alam niyo po, mayroon isang punto doon, okay, na minsan ang hadlang sa pagsunod sa Panginoon ay ang paggamit ng common sense. Kasi lalo na po sa panahon ngayon, marami pong what ifs. Paano gagawin? Paano susunod sa Panginoon? Eh, ganito ang nangyayari. Kaya naman, sa ating teksto na pag-aaralan sa Matthew 6:24, pag-aralan po natin to. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Okay, ito po yung nakakalungkot na nangyayari sa panahon natin ngayon. Katulad na nabanggit ko sa mga nakaraan natin na leksyon, nakakalungkot po sa parte ng Diyos na tayo po, ang kanyang kakumpetensya ngayon ay ang wealth. O sa iba, sabi doon, mammon or money. Amen po ba? Kaya lang, dito sa ating binasang teksto, ito po ay patungkol sa hindi ka pwede magkaroon ng dalawang master o Panginoon sa iyong buhay. So, ang issue dito, yung isa, mamahalin mo, you will be devoted voted to one, or yung isa, tatalikdan mo. So, ang issue dito is how you love or treasure God in your life. So, kailangan mamili po tayo. Amen. So, ang sinasabi ng Diyos, if you love me, if you treasure me, at kung kinikilala mo akong master o Panginoon sa buhay mo, anong sinabi niya sa verse 25? For this reason, I say to you, do not be worried. So kung ako ang kinikilala mo na Panginoon mo sa buhay mo, itong sinasabi ko sa iyo, huwag kang mag-alala patungkol sa buhay mo. So bilang ating Panginoon, He was the one who is instructing us. Okay, bakit niya sinabi ang mga bagay na ito? Because He was the God who knows everything about us,
Okay, sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, sa ating nakaraan at sa ating hinaharap, He knows everything. Amen? Kaya nga, ang issue dito, kung ako, kinikilala mo, kaya nga pinagdiinan dito, kung ako yung master mo, kung ako yung Panginoon mo. So sabi doon, therefore, do not worry. Amen? So kasi po, katulad sa sabi ko, kasi minsan pag sinabi natin, naku, maglilingkod ako sa Panginoon, naku, susunod ako sa Panginoon, marami akong sa sakripisyo, paano na ang pamilya ko, paano na yung mabinabayaran ko, di ba? Paano na? So marami akong gigiba pag sumunod ako sa Panginoon at naglilingkod ako sa Panginoon. So yun po sinasabi ko. Pag ginamit natin yung common sense na yan, naku, mapupuno na ng alalahanin ng ating buhay. At ito magiging malaking hadlang upang hindi natin sambahin, paglingkuran, at sundin ang inuutos sa atin ng ating Panginoon. Now, bakit sinabi ng Panginoon to? Do not worry. Because worry, okay, ang issue sa worry kasi, it's about the control. Okay, so, kaya nga sa mga tao na mahilig mag-alala, anong ibig sabihin noon? People who always worry are playing the role of God, meaning they want to control. Sa totoo lang naman po, sa ating buhay, pag hindi na natin kontrolado ang sitwasyon, pag hindi na natin kontrolado ang mga tao sa paligid natin, dun tayo nagsisimula mag-alala. Halimbawa, pag sinabi natin na, naku, gabi na, bakit wala pa yung mga anak ko? Doon, nag-aalala ka na. Kasi hindi mo na kontrolado ang sitwasyon. Amen po ba? So, ito ang pinili kong topic sa panahon ngayon dahil sobra talaga sa panahon natin ngayon, ang dami na napupuno ang ating isip ng mga pag-aalala. Pero, sabi nga, katulad na sinabi ng ating Panginoon, kung ako yung kinikilala mong master, kung ako yung kinikilala mong Panginoon sa buhay mo, and you are willing to be controlled, okay, sabi ko sa iyo, huwag kang mag-alala. Okay, itong sabi sa atin ng master natin. So, paano natin mararanasan? Sabi doon ating topic ngayon, ang title, Do Not Worry, God Knows Best. So, paano natin mararanasan yung best God sa ating buhay? Kasi po, napaka-importante po ito na pag-aralan natin. Yes, we know that God is the powerful God. He is the sovereign God. And He knows everything in our lives. But we need to do our part para ma-experience natin ang the best sa buhay natin at ang the best na God sa buhay natin. Okay, so una, ano dapat natin gawin? Do your best to obey Him. So paggawa po natin ng the best na yan, kinakailangan po na magkaroon tayo ng tamang kaisipan. Why? Because right thinking will result with right decisions at sa mga tamang decision mo, doon lamang nakakaroon ng tamang resulta. Amen. At tandaan po natin, ang diablo ang tinatarget lagi itong utak natin. Pinupuno yan ng maraming mga negative thoughts, ng maraming what ifs, okay, maraming takot. Amen? Sa ating buhay, sa ating isip. Kaya nga, pag tayo ay na-occupied na ng mga negative thoughts at marami ng alalahanin, doon dumadating yung pag-aalala, yung anxious. Actually, anxious is different from worry. When you say anxious, it means you are having a divided mind. So, nawawala na yung focus mo. So, marami nang naglalaro sa isip mo. Yan. At dahil sa marami nang napuno na yun ng mga alalahanin, minsan feeling mo nasasakal ka na. And that is the time na magkakaroon ka na ng worry sa buhay mo. So yung anxious meaning divided mind, magkakaroon ka na ng mga maraming mga bagay na hindi mo na wala ka na sa focus na dapat mong gawin. At yung worry parang hindi ka na makahinga, hindi mo na alam kung ano gagawin mo, nasusuffocate ka na. Kaya minsan yung iba yung sobrang pag-alala o ano-ano na ang ginagawa na nakaka-destroy, hindi lamang sa sarili, okay, kundi maging sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Okay, so ito pag-aaralan natin. So yung pag nag-worry tayo, alam niyo po, maraming pinag-aalala ngayon ng mga tao. Maraming worries ang mga tao ngayon. Mga iba tao nag-worry about their past. So pag ikaw ay nag-alala sa nakaraan mo at doon ka na nakafocus, eh tapos na nga yun eh. Sabihin nun, wala ka na magagawa doon. Yung iba naman, nag-worry about their future. Kaya nga sabi doon, nag-worry tayo sa mga bagay na wala na tayong magagawa, which is our past, at nag-worry din tayo sa mga bagay na di pa natin nagagawa, our future. That's why marami tayong dapat gawin ngayon ang hindi nagagawa, kasi nga ang focus natin sa nakaraan at sa future. That's why many people are not enjoying their present life.
Kasi ito yung pinupuno nila ang isip nila sa sobrang pag-aalala. Paano na yan, lalo na po sa panahon natin na may krisis? Paano na yung kinabukasan natin? Paano na kinabukasan namin ang aming pamilya? So, lahat na yan, ibabalandra sa'yo ng Diablo. Kasi nga, itong ating mind, ito yung ayong battleground ng ating ng kaaway sa atin. Kaya nga, at minsan, sa sobra natin pag-aalala, hindi na natin na-appreciate kung ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay natin at kung sino siya bilang ating master. Kaya nga, sabi doon, sabi niya doon, na do not worry. Kaya nga dalawang beses sinabi niya sa verse 25, sa verse 34, huwag tayong mag-alala sa anumang bagay. Amen po ba? Kaya lang bilang ating master, sinabi ko sa inyo, alam niya kung ano yung ating nakaraan at alam niya yung ating future. Huwag natin lukohin ang ating sarili dahil lahat po tayo, that even though we are Christians, alam natin, lahat tayo kaharap sa matinding problema. At bilang master, alam niya yan. Kaya nga, bago dumating sa atin niya, nagbigay siya ng warning. Katulad nakasulat sa Luke 21 verse 34, sabi doon, watch out! Don't let your heart be dulled by carousing and drunkenness and by the worries of this life. Ang sabi doon, huwag niyong hayaan. Sabi niya, mag-ingat kayo. Huwag niyong hayaan na mapuno ang inyong puso na sobrang kasiyahan, na paglalasing, at mga alalahanin sa buhay. Okay? So, dahil lahat ng ito ay darating sa lahat ng mga tao na nakatira dito sa mundo. So, paano tayo makakaligtas sa mga bagay na iyan? Ang Diyos din, bilang ating master, siya din nagbigay ng solusyon para tayo makaka-escape sa mga bagay na ito. Sabi niya sa Luke 21 verse 36, keep alert at all times and pray that you might be strong enough to escape these things, horrors, and stand before the Son of Man. Kaya alam niyo minsan, napupuno tayo ng worries. Why? Dahil bilang master natin, hindi tayo nagre-report sa Kanya. Yung panalangin po ay mabisang sandata para tayo ay makaligtas sa lahat ng mga problema at mga pagsubok o mga alalahanin na meron tayo sa ating buhay. Kaya lang ang tanong, how often do we report to our master? Naalala niyo po ba yung istorya ni Job? At si Satanas nga, maya pa nagpanaw, nagre-report agad siya sa Panginoon. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoon, oh, nakita mo ba yung lingkod ko na si Job? Kaya lang, sabi ni Satan, kaya ka naman niya pinagpapala. Kaya ka naman niya sinasamba dahil pinagpapala mo siya eh. Tanggalin mo lahat yan. Di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, napaka-importante ng pananalangin. Why? Kasi huwag po natin hayaan na maunang mag-report si Satan kaysa sa atin. That early in the morning pa lang, magpapray na tayo. Kasi pag sinabi ng, baka maunahan pa tayo mag-request si Satan, di ba? Pero pag ikaw, umaga-umaga pa lang, tatawag ka na sa Panginoon, magpe-pray ka na, Lord, wag mo akong i-adjust sa mga pagsubok na hindi ko makakayanan. Ngayon, pag lumapit si Satan, sige nga, subukin mo yan. Ano sasagot sa kanya ni Lord? Wag na yan ako. Nanalangin na yan. Request granted na yan eh. Okay, naunahan kanya na, nag-request na sa akin yan at pinag-call-up ko na kung ano request niya. Kaya, that's why it's very important that we should pray. Amen po ba? Because we need God's strength, wisdom, na para makaligtas po tayo at para makalakpas tayo sa anumang problema na ating kakaharapin. Okay, so anong ibig sabihin ng prayer? Prayer reminds us we are not in control and keep us close to the one who is. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pag-worry po, it is an insult to our God. Nang ibig sabihin nun, inaagawan natin siya ng papel sa ating buhay na sobrang pag-alala. Ito ang mga bagay na iniisip ng mga tao na hindi ginagawang Panginoon si Jesus sa kanilang buhay. At ang gusto nila, ang sarili nila ang maging Panginoon sa sarili nila. Pero tandaan po natin, saan man natin pagsusubikap dito sa mundo, kahit ikaw ang pinakamatalinong tao dito sa mundo, alam niyo po, may darating at darating sa atin na hindi kakayanin ng ating human skills or knowledge dahil si Lord lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. When God said, kung ako ang master mo, kasi ibang klaseng master si Lord, amen? He was the one who created us. Alam niya how this world will be, paano i-operate ang mundong ito. And He is the one who created us. Alam ni Lord kung gaano tayo katatagal. God knows our strength. God knows our weakness.
weaknesses. Kaya mga kapatid, kanino tayo lalapit? Amen? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Okay? So, kaya ang sabi ko, minsan, dahil napupuno ng ating kaisipan na maraming alalahanin sa buhay, minsan hindi natin ma-appreciate kung ano kayang gawin ni Lord sa ating mga buhay. Katulad na nakasulat sa Matthew 6:26. Ang sabi doon, look at the birds of the sky that they do not sow, nor reap, nor gather crops into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Okay? Sabi doon, tingnan ninyo yung mga ibon. Okay? Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-iipon, pero sila ay pinapakain. Sabi doon, your Father. Sino yun? Yung tatay mo, yung tatay ko, yung tatay natin ang nagpapakain sa kanila. Yung mga ibon yun ha. Kaya lang, katulad na sinabi ko, we must do our best. Ngayon, paano nakakakain ang mga birds? Because maaga silang gumising. Kaya naalala niyo po ba yung quotation? Sabi doon, early birds catches worm. Diba? Kaya ang sabi doon, sa lahat na sinasabi ng Panginoon, okay, God instructed us, and if we do our best to obey Him, doon natin mararanasan yung the best sa ating buhay. Kaya nakakakain ng mga ibon, it is because maaga silang gumising. At karamihan sa mga tao ngayon, hindi sila nagiging ibon. Sila ay nagiging worms, kaya sila yung nakakatch. Ano yung sabihin? Tinan nyo yung mga worms, di ba? Dahil sa kakagimik, dahil sa kakalasing, okay, kung sa ano kaya nga umuwi, pagapang-gapang, kaya nangyari, sila yung nakakain ng ibon. Amen po ba? Kaya nga, may paalala si Haring Solomon sa Proverbs 6:9, how long will you lie there, you sluggard? Gaano ang katagal hihilata, ikaw na tamad, okay? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. Kaya dumarating sa atin ng kahirapan kasi hindi natin ginagawa ang the best. Alam niyo po, kailangan natin intindihin to. Kaya pag-isipan natin mabuti. Pag tayo po ay nananalangin, okay, kung tayo nagre-report o nananalangin sa Diyos, a prayer must be always coupled by action. Okay? Maintindihan po natin ang mga bagay na ito. Kaya sabi ko sa inyo, sa paggawa natin ng the best, kailangan kasama dyan yung tamang pag-iisip. Pag-isipan natin to. Pag tayo nananalangin, hindi sapat na mananalang tayo kasi kung walang action, baliwala rin po ang panalangin natin. Minsan, okay, katulad halimbawa, kung ikaw ay may negosyo na restaurant, mananalangin ka na, Lord, huwag mo ngayon na magsara yung aking restaurant. Paula rin yung negosyo ko ito. Pero hindi mo naman tinuturuan yung mga servadora mo kung paano mag-serve ng tama sa mga customer. Alam niyo po, sa panahon ngayon, lalo na sa mga may business, sa may mga business, ang labanan po ngayon, customer satisfaction. Tama po ba? Kaya nga, kung sa loob ng restaurant, pagpasok pa lang, di ba? Kasi minsan, may pinasukan kami restaurant, may nag-serve, anong order nyo? Ano pa? O, yun lang? O, sige, tayin nyo. Di ba? Pabalikan ba yung restaurant ng ganun? Pero pag open pa lang, di ba? Pag bukas pa lang ito, welcome, ma'am or sir. Welcome po sa restaurant. Alam niyo po, marami po kami masarap na mga pagkain dito. Ito po, masarap ito. Di ba, mas kumagiliw ang kanilang pagsiserve sa mga customers, doon po aasenso yung negosyo. Pero kung hindi natin gagawin ang mga bagay na yun, kaya ang sabi doon sa unang punto natin, do your best and God will do the rest. So, kailangan pag-isipan natin, ano ba yung the best na pwede kong i-offer para ako din ay umasenso at maranasan ko yung the best sa aking buhay, sa aking pamilya, sa negosyo ko, at sa lahat ng aking ginagawa. Amen po ba? So, huwag po tayo maging katulad ng worms na tatamad-tamad. Amen po ba? Alam niyo po, God wants to bless us. Kaya lang para tayo i-bless, we need to follow His instructions. At kailangan sa pagsunod natin, hindi lang yung basta pagsunod, kailangan gagawin natin yung the best. Kaya lang paano natin malalaman ang lahat ng inuutos ng Diyos at paano natin malalaman kung ano yung the best para sa atin kung hindi tayo marunong, hindi tayo kinatatamaran natin ang pagbabasa ng Bible. Minsan, maraming excuse yung mga tao. Ang hirap naman kasing intindihin ng Bible. Ang hirap magbasa ng Bible ngayon. Ang lalalim, hindi ko maintindihan. Diba? May mga King James Version. Ang lalim, hindi ko maintindihan. Alam niyo po, sa panahon ngayon,
ang ating Panginoon ay gumawa na ng paraan para maintindihan natin ang Bible. Nung una, nung ako hindi nagsimula mag-aaral ng Biblia, sa totoo lang, hindi ko rin po talaga maintindihan, lalo pag bubuksan mo, lalo na, nauna ko nabuksan sa Matthew, di ba, sabi doon, yung lahi ng ating Panginoon, that Abraham begat Isaac, and then Isaac begat Jacob, ganyan. So, puro bigat, bigat, bigat. Kaya ang dating sa akin, ang bigat, basahin ng Bible. Pero nakakatuwa naman ng Panginoon. Ayaw niya naman natili tayong ganun at di natin malaman kung ano ang kanyang kalooban sa ating buhay. That's why humipo siya ng mga tao, in-equip niya, binigyan niya ng karunungan upang magkaroon ng maraming translations ng Bible. At sa panahon ngayon, ang sarap na magbasa ng Bible. Kung meron po kayong kopya ng Philippine version ng New Testament, pang millennial po ang version na ito. So minsan po may nabasa ako doon na nakalagay doon sa Galatians 1:6. Ito po yung nakalagay doon. Sobrang nashock ako sa inyo, sabi sa Galatians 1:6. Ito sa version na yun, ha, Filipino version. Ang sabi niya, sobrang ako nashock sa inyo. Ang dali niyong talikuran ang Diyos. Imagine, ang bait ng Diyos, pinadala niya si Christ sa atin. Siya ang Diyos ang pumiling sa atin. Tapos ngayon, i-entertain yung ibang gospel. Ayan, that is exactly kung ano nakasulat doon sa Galatians 1:6, doon sa version na yun. Ibig sabihin, actually, magkaroon po na medyo may issue na bakit gano'n translation na yun. Pero para sa akin, kung ako po tatanungin, kasi ayaw ni Lord na mahirapan na tayo. At aabutin tayo ni Lord para maintindihan niya kung anong kalooban niya na sa gano'n maranasan natin yung the best para sa ating buhay. Amen. So there must be no excuse. So huwag na tayong tatamad-tamad kasi kailangan po talaga natin ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon at makukuha lang natin yung tamang karunungan sa pagbabasa ng Bible. Amen. Kaya nga sa Proverbs 9:8, ang sabi doon, do yourself a favor and learn all you can. Sabi niya, mag-aaral ka na mabuti. It's the best na kaya mong gawin. Then remember what you learn and you will prosper. Amen. Dahil iyan po talaga ang susi para tayo ay umasenso sa buhay. Okay, pangalawa po, know that God is the best Father. Okay, so when you say no in the Bible, it has a deeper meaning. Pag sinabing no, hindi lamang dito sa head knowledge lang yan, ha? Meron ka lang kaalaman patungkol sa Diyos. Sa Bible, when you say no, meaning you must develop an intimate relationship with God. So paano mo sasabihin na meron kang intimate relasyon sa ating Panginoon bilang iyong master at bilang iyong tatay? Okay, ang sabi doon sa Luke 12:6-7, tingnan natin kung anong klaseng tatay ba ang ating Panginoon. Sabi doon sa Luke 12:6, are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrow. Tingnan ninyo kung anong klaseng tatay meron tayo. Sa lahat ng mga tatay na meron tayo, kung tatay mo ngayon may mabait, naku, sabi sa inyo, the best si God. Why? He guides, He protects, He provides. At alam niyo po, kung sa oras na tayo magkasala, agad-agad, kung tayo magpapakumbaba, patatawarin niya tayo. Bago ka pa madapa, alam na ni Lord yan. Kaya si Lord mismo ang magtatayo sa'yo. Ganyang klaseng tatay siya. At dito sa ating binasa, sabi sa Luke 12, paano tayo pinahalagahan ng ating Panginoon bilang kanyang anak? Ano sabi doon? Yung pinakamurang ibon, yung sparrow na nabibili lang sa murang halaga, hindi kinalimutan ng Diyos, ikaw pa! Sabi doon, lahat alam ni Lord tungkol sa'yo na maging ang bilang ng buhok mo. Alam ni Lord yan. Kaya nga, di ba ang sabi doon? Sabi pa doon sa verse 11, Luke 11:13, if you then know that your evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Ganyan tayo ka-importante sa Diyos, mga kapatid. Hindi lamang yung hinihiling mo ang kayang ibigay ni Lord sa'yo. Binigay pa ni Lord sa atin ang Holy Spirit, yung kanyang presensya. Nang sabi doon, kahit saan ka magpunta, sasamahan kita. Pag humiling ka, Lord, bigyan mo ako ng asawa. At sasabihin sa'yo ni Lord, anak, hindi lang kita sasamahan sa kasal mo.
Maging hanggang pagkatapos ng kasal mo, sasamahan kita dahil alam ko, ilang taon lang, magbabago ng tinginan ninyo. Pero nandun ako, kasama mo ako, at bibigyan kita ng karunungan at sasangkapan kita ng kapangyarihan ko para maging maayos pa rin ang pagsasama ninyo. Kung ikaw ay may negosyo, tumingin ka ng puhunan, at sasabihin sa'yo ni Lord, anak, hindi lang puhunan ang bibigay ko sa'yo. So yung pag-inegosyo, sasamahan kita dahil gusto ko magtagumpay ka. Ibibigay ko sa'yo ang karunungan kung paano patatak buhin ang negosyo mo. Dadalhin ko sa iyo ang mga tamang koneksyon, mga tamang tao na sa gayon masenso ka sa buhay mo. At kung ikaw humingi ng pang-tuition fee bilang estudyante, hindi lang pang-tuition fee ang bibigay sa iyo ni Lord. Ano sabi ni Lord sa iyo? Anak, hindi lang pang-tuition fee bibigay sa iyo. Sasabahan kita sa araw-araw na pagpasok mo. Bibigyan kita ng karunungan na pag may recitation, makakasagot ka sa teacher mo nang sa ganun makakapasa ka. And I will make it a point na makakagraduate ka. Ganyan kabuti ang Diyos bilang ating Ama. Lahat kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Kasi ang gusto ni Lord, maging best ang buhay mo. Kaya nga, ang isa lang ang susi. Gusto ni Lord, kilalanin natin siya bilang ating Panginoon. Our true master of our life. Amen po ba? Kaya nga sa James 5.13, nasabi doon, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Alam niyo po, bilang ating Ama, ang gusto lang naman ni Lord, lagi natin siyang kausapin. Amen po ba? Hindi yung parang, alam niyo po, parang ginagawa natin, minsan, sa sobrang ating pag-alala, minsan naalala lang natin si Lord. Pag tayo ay may sakit, maraming tao, ang ganyan. Masyadong okupadong isip sa maraming bagay dito sa mundo. At minsan naalala lang si Lord pag may matinding problema, pag may sakit. At pag nasolusyonan na ang lahat na ito, kinakalimutan na gano'ng kasakit sa Diyos ang ating ginagawa. Pero si Lord, alam niyo po, bilang ating Ama, kahit kailan, hindi niya tayo kinalimutan. Sobra niya tayong pinahalagahan. Amen? So sabi doon, sa lahat ng ating pangailangan, si Lord ang patuloy na tumutugon sa atin. At pangatlo, sabi doon, how to experience the best God? His promises are the best. Okay. So, alam niyo po, pag ikaw ay naniwala, kung kinilala mo na gusto ang ating Panginoon, doon ka lang magkisimulang magtiwala sa Kanya. Kasi, hindi ka naman magtitiwala, di ba sa ating relasyon, sa ating pakipagrelasyon sa tao, hindi ka naman magtitiwala sa isang tao kaagad-agad hanggat hindi mo siya nakikilala ng lubusan. So, ganoon din po ang ating relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo po tayo, bilang mga tao, masyado tayong sigurista. Amen po ba? So, totoo ba yan? Kaya ba niyang gawin yan? Hello, ang dami na pong bagay. Alam ko, lahat tayo nakaranas kung gano'ng kabuti ang Diyos sa atin. Pero minsan dumarating pa rin sa atin na nadagdagdaw tayo sa Kanya. Nadagdaw tayo sa mga sinasabi ng Diyos. Nadagdaw tayo sa mga pangako niya. Kasi nga, maraming binabalandra o maraming nilalagay sa isip natin ang Diablo. At minsan, mas naniniwala tayo sa report ng kaaway kaysa sa salita o mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, itong paalala niya, sabi doon sa Matthew 6:28, and why are you worried about your clothing? Notice how the lilies of the field grow. They do not labor nor do they spin thread for cloth. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of this. Okay, so sabi ng Panginoon, alam niyo po sa panahon natin ngayon, sobrang daming pinag-aalala na maraming tao pang nag-text at hindi agad nag-reply, nag-aalala na. Maiwan lang yung cellphone, sobrang na nag-aalala. Diba? Ang dami na sobrang pinag-aalala mga tao. Katulad niya, sabi doon, ano ba kayo? Damit lang, inaalala nyo na. Tinan nyo nga yung lilies, tinan nyo nga yung mga damo na yan na ngayon ay buhay at sa isang iglap, biglang matutuyo at biglang susunugin. Iyan nga, dinamitan ko ng napakaganda na kahit sa Solomon, hindi niya kaya siya nakapagdamit ng ganyan. Kayo pa, ikaw pa, diba? Sabi doon, but if God so clothes the grass of the field which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you? You of little faith. Ito po ang matinding problema natin sa ngayon.
wala yung ating lubos sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, kanina, sabi doon, kung ako pinagbigyan ng Panginoon, kung ako yung master mo, kasi napaka-imposible na dalawa ang maging master mo sa buhay mo. So sa panahon po natin ngayon, sino pong pipiliin natin? At ang nakakalungkot, marami po mga tao, kaya sa akin lang ha, kung bakit dumating yung pandemic na ito, yung crisis na ito, dahil ito yung lesson na dapat natin matutunan. Masyadong maraming tao ngayon na nagkumpiyansa sa mga bagay dito sa mundo. Marami silang kumpiyansa sa kanilang negosyo, sa trabaho, and look what happened. Diba? Sa isang iglap, maraming negosyo ang nagsarado, maraming malalaking kumpanya ang nagsarado, marami nang nawala ng trabaho. Ngayon din mo maasahan, ipinapakita ng Diyos, iyan ba ang pagkakatiwalaan mo? Samantalang ang Panginoon, mula noon, maraming tao nakaranas, dila si Abraham, dila si Isaac, at dila si Jacob. Ang daming tao sa panahon niya, dila si Moses, ang nakaranas kung ano sinabi ng Panginoon, nagkakatotoo sa kanilang buhay. Mga kapatid, hindi ba sapat yung mga taong iyan ang nakasulat sa Bible at pinag-aaralan natin every Sunday para tayo ay magtiwala ng lubos sa ating Panginoon at sa kanyang mga pangako. So, sa sarili natin, baka sabihin ninyo, ikaw pastora, siguro kaya mo yan. Alam niyo po mga kapatid, pare-pareho lang tayong tao. Pare-pareho lang tayo ng karanasan at pare-pareho lang tayo ng mga kahinaan at ng kalakasan. Amen po ba? Meron tayong, ibig ko po sabihin, pare-pareho lang tayo may kahinaan at pare-pareho lang tayo may kalakasan. May kahinaan, may kalakasan tayo. So, ang sinasabi ng Panginoon, huwag tayong manangan sa tao. Huwag tayong manangan sa mga kayamanan dito sa mundo. Nasa sa inglap, ay nawawala. Pero manangan tayo sa Diyos na kahit kailan, ay hindi mawawala. Amen po ba? Okay? So ano pa, kaya nga, sabi din sa Psalms 56, 3 verse 4, when I am afraid, kung tayo may nagkakaroon ng takot, tayo na sobrang pag-alala, ano kailangan natin gawin? Magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi doon, when I am afraid, I put my trust in you, in God, whose word I praise, in God I trust, and am not afraid. What can mere mortals do to me? Ano magagawa sa akin ng tao? Amen. Sa tao, hindi tayo pwedeng umasa. Pero sa Diyos, pwede tayong umasa dahil si Lord ang maraming kayang gawin sa ating mga buhay. Amen. At ano pa yung isang pangako ng ating Panginoon? Sabi doon sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Anong sabi doon? According to. Paano imi-meet ng Lord ang ating mga pangailangan? Sabi doon sa kayamanan na di mauubos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero pag-aralan po natin, ang pangako pong ito ay para sa mga kumikilala na siya ay master ng kanilang buhay. Kasi many people rejected him as his master, as him as being the master of their life. So, kung hindi niyo po kinikilala na isang tao na si Jesus ang kanyang master o Panginoon, then this promise is not applicable to him. Okay? So sa lahat lang po na kumikilala sa ating Panginoon. At pang-apat o panghuli pa natin mararanasan ang the best God in our lives. Know God's priority. So kailangan alamin po natin kung ano priority ng ating Panginoon kung siya ay kinikilala nating master sa ating buhay. Dahil sa panahon ngayon, ano po ang mga inaalala o ano po mga priorities ng mga tao ngayon? Ang sabi doon sa Matthew 6:31, do not worry then saying what are we to eat or what are we to drink or what are we to wear for clothing? So ito po ang maraming inaalala ng mga tao ngayon. Ito po yung pagkain, inumin, at pananamit. Pero ang sabi sa verse 32, for the Gentiles. So ang sabihin noon, ito po yung walang pagkakilala sa Panginoon. For the Gentiles eagerly seek all these things. Ito yung mga hinahanap ng mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi ko sa inyo kanina, worrying is an insult to our God. Kasi para sinasabi ni Lord, kung ako kinikilala mo, Master, huwag kang mag-alala dahil sagot kita. Ano man ang pangailangan mo, tiyak, tutugunin ko ang lahat ng iyon. At sabi doon, for your heavenly Father knows what you need, that you need all these things. Being our Creator, alam ni Lord kung ano kailangan natin. At sabi mo, Lord, kailangan ko ng pampustiso, bibigyan ni Lord sa'yo yan. Kasi naubos na yung ngipin ko. Kasi sa sobrang pag-alala sa totoo lang, marami po na-apektuhan sa atin. Hindi niyo ba napapansin?
mga tao ngayon, di ba? Kasi kaya tayo nag-aalala. Kasi lahat ng mga nangyayari ngayon dito sa mundo, lahat pawala na. Lahat lumilipas na. Di ba? Kaya nga hindi makakabuti sa atin ang pag-aalala. Ang sabi doon sa Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided to you." Kapatid, know God's priority. Ano dapat natin unahin? Hindi ano man bagay dito sa mundo. Ang dapat natin unahin, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay. Kung kailangan mo ng lakas, kung kailangan mo ng kapayapaan, kailangan mo ng lahat ng bagay, God can provide to you. Kaya lang, itong sinasabi kanina, "If you consider me as your master," tiyak, bibigay at idadagdag sa atin ni Lord ang lahat ng ating pangangailangan. Sabi sa verse 34, "So do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Kapatid, sabi ko sa inyo kanina, maraming tao nag-aalala, hindi lamang sa past, kundi sa kanilang future. Hindi natin alam kung bukas, malakas pa tayo. Kung bukas, buhay pa tayo. Ang mahalaga, kung ano pinagagawa sa atin ngayon, iyon ang ating gawin. At doon tayo mag-focus. Amen po ba? Kasi si Lord, alam niya, nakikita niya na tayo, nakikita lang natin bilang tao, yung present situation natin. Tatanda natin, kaya minsan nag-worry tayo kasi kung titignan natin yung present situation natin, Lord, lahat bumabaksak na, lahat nagsasara na, lahat wala na, nawawala na. Pero tandaan po natin, our life or our destiny does not depend on the present economy, but to God's promises. Kung ikaw ay nagtitiwala ng lubusan sa Panginoon at alam mo sa sarili mo na may magandang plano sa iyo ang Panginoon, alam mo kapatid, titiyakin ni Lord sa iyo, walang anumang bagay na pwedeng dumadlang o mangyari sa iyo na masama. Aawatin ni Lord yan. Pipigilan ni Lord yan. Dahil ang gusto ni Lord, maganap ang kalooban niya sa buhay mo at sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Amen. Kaya nga, huwag tayo mag-alala. Ang Diyos ang nagsasabi sa atin. Kung talagang kinikilala natin ang Panginoon na bilang ating Panginoon ng ating buhay, alam niyo po, si Lord lang ang nakakaalam kung ano mangyayari sa atin sa araw ng bukas. God knows everything in our lives. He was the one. Iba siya. Iba siyang master. He knows the principle of living. He knows, alam niya rin kung paano i-operate ang mundong ito. Alam niyo po, ang mundong ito, sa kanyang salita, nalikha lahat ng bagay. Sa kanyang salita, nagkaroon ng lahat maging sa ating buhay. Alam niyo po, ganyan ang Panginoon. Ganyan ang ating master. Walang imposible sa kanya. Kaya nga, ang ating master na yan, alam niya lahat, at ang ating kakayanan. Amen. At siya ang patuloy na nag-aalala sa atin. Katulad sa sinabi sa 1 Peter 5:6-7, "Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you." Mga kapatid, ang gusto lang ni Lord, marunong tayong sumunod sa Kanya, magkaroon tayo ng intimate na relasyon sa Kanya, maghawak tayo sa kanyang mga pangako at gawin natin ang ating the best upang siya ay sambahin, paglingkuran at sundin ang lahat ng inuutos niya. Minsan po may isang babae na nangailangan. Nanalangin siya sa Panginoon, "Lord, wala na po kaming kakainin. Ito na yung last na aming kakainin. Ano ang gagawin ko, Panginoon?" At tumugon sa kanya ang Panginoon. Ang sabi niya, "O sige, ganito ang gawin mo. Pumunta ka sa grocery na sasabihin ko sa iyo." At pumunta siya sa grocery na yon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, instruction, "Huwag kang pipila sa anumang lane. Kunin mo lahat ang kailangan mo. At pagkatapos noon, pumili ka sa lane 7. Sabi ng babae, "Bakit sa lane 7? Basta, kung sinabi ko, gawin mo." So ang ginawa ng babae, pumunta sa grocery na yon na sinabi ng Panginoon. At kinuha niya lahat ng Panginoon, nakailang cart siya.
At ang ginawa niya, hinanap niya yung lane 7. At umakata niya yung lane 7, pagpunta niya doon, ang sabi nung cashier, ay, ano po, break time ko po. Maghintay po kayo ng mga 30 minutes to 45 minutes. Sabi ng babae, okay lang. Basta dito lang ako, pipila. Tapos sabi nung takay yung cashier, bakit kaya dito pumila yung babaeng yan? So after nung break, bumalik na yung cashier, maya-maya, may biglang tumunog sa grocery. Tum-tum-tum. Ang sabi nung announcement, today is our 7th year anniversary and we have the lucky winner. Yung kung sino yung nakapila sa lane 7, lahat ng kanyang pinamili ay magiging libre na. Kapatid, sa ating pagsunod, doon natin nararanasan ang the best sa ating buhay. Kung tayo mga hawak sa pangako niya, tiyak, yung God na the best ay patuloy nasa sa atin. Amen po ba? Ang kailangan lang, kilalaan natin siya bilang ating master. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa mensahe sa araw na ito. Tunay nga po, Panginoon, na inaamin namin sa aming sarili na kami minsan, Lord, na kung kami tumitingin sa aming paligid at kung papakinggan namin ang mga maraming balita sa aming paligid, Lord, napupuno ang aming puso't isip na maraming pag-aalala. At minsan, Lord, kinakalimutan namin na mayroong Diyos na tumawag sa amin, pumili sa amin, at patuloy nagkasabi sa amin na huwag kaming mag-alala. Pumili kami ng tawad sa iyo, Panginoon, na nagagawa namin ang mga bagay na ito, na sa aming pag-aalala, Lord, na iinsulto ka namin, Panginoon. And we are trying to play your role in our lives. Pero Lord, inaamin po namin sa aming sarili na hindi po namin kayang gawin ang mga bagay na ito. Hindi po namin kaya magtagumpay sa mundong ito kung wala ka sa aming buhay. Kaya Lord, we continue to open our hearts to you, O God. Pagharian niyo po kami, Panginoon. And we continue to confess that you alone is our God. You alone is our Master. Lord, pangyarihin mo sa aming buhay, Panginoon, na magkaroon kami ng kapayapaan sa gitna ng krisis o kahirapan na nangyayari sa aming kapaligiran. Maranasan namin, Lord, ang Philippians 4:6, O Lord, the peace that you offer that surpasses all understanding that will guard our hearts and our mind in Christ Jesus. Lord, salamat na meron kang salita, meron kang mga pangako na patuloy namin pangahawakan. At ito, Lord, ang mag-isilbi namin kalakasan upang kami makapagpatuloy sa aming takbuhin bilang mga Kristiyano dito sa mundo. Salamat po, Ama, sa iyong mensahe sa araw na ito. Nawa, O Lord, sa lahat ng mga nanood o nakisabay sa pag-worship, na pagpala po ang bawat isa. Lord, maraming salamat sa iyong lahat ng papuri parangal sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At sa lahat po na patuloy na sumusuporta sa ministeryong ito o sa COG Angono, we'd like to extend our appreciation and our gratefulness sa pagtupad po ninyo ng inyong commitment na suportahan ang gawain ng Panginoon. At ang dalangin ko po, na patuloy po na idagdag sa atin lahat ang ating mga pangailangan, kung ano man ang ating pangailangan, ay patuloy po tayong katagpuin ng ating Panginoon. So, tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Lord, for blessing our brothers and sisters and for giving them a generous heart, Panginoon, upang masuportahan ang gawain dito sa COG Angono. Lord, hindi lamang financially, for the prayers, O God, at sa lahat ng ginagawa nila. At kayo din, Lord, sa kalakasan na binibigay nila sa kanilang pagsabay sa worship service every Sunday. Lord, ina-appreciate po namin lahat ng mga suporta na ito na ginagawa ng aming kapatid. Nawa, Lord, ang pagkapala ay sumaaming lahat. At ang pag-iingat mo, at Lord, higit sa lahat, Lord, ang presence mo ay sumaamin. Maraming salamat po, Ama, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Are you ready to praise the Lord? Yahweh.